Good day everyone! Today, tuturo ko sa inyo kung paano ba yung dapat yung gawin kung nakalimutan nyo yung MPIN nyo sa may GCash. Hashtag how to recover MPIN. First, make sure na updated ang inyong GCash app, then bubuksan na natin yung ating app. And dito nga sa may front ng ating GCash app, isi-select lang natin yung forgot MPIN para makapagsimula na tayo. And dito, tatap natin yung send code para makapagpadala na sila ng OTP sa ating nakaregister na mobile number. And katulad ng kadalasan natin ginagawa, i-enter lang natin dito yung marireceive natin na OTP. Kung wala naman kayong marireceive, itap nyo lang yung tap here to resend. Habang nag-i-input pa ako mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Thank you! Now, tap na natin i-submit. Oops! Kung meron nag-pop out na message na something went wrong, please submit a ticket in our help center to further assistance. It means na you need to submit a ticket for verification. So, ang gagawin natin, tap natin yung submit a ticket or pwede naman tayo magsimula ulit dito sa may front ng GCash, then itatap natin yung health center. And dito nga sa may health center, si-select natin or itatap natin si chat with Gigi. And here, ita-type lang natin yung submit a ticket and i-enter na natin. Tapusin nyo to hanggang dulo mga kabomboms para hindi na kayo maghanap na iba pang solution. Now, tap natin yung enter. Para makapag-submit tayo ng ticket, kailangan lang natin i-open yung pinaka-form. Tap natin itong submit a ticket. And here, fill out the details, your email address, yung GCash registered full name sa kayong inyong mobile phone. Under ng concern category, pipili lang tayo dito sa mga pagpipilian. Siyempre, ang hahanapin natin dito ay yung I can't log in to my GCash app. Then, under ng concern category, magsiselect lang tayo ng statement na pinaka-relevant sa ating case na encounter. Tap natin yung arrow. Piliin natin itong my MPIN is not working. And dito sa my your account type, pipili lang din tayo. Tap natin yung arrow. And regular account yung akin. Then dito sa may box ng birthdate, type lang natin dito yung ating birthday. And magpo-provide lang tayo ng additional info and check na natin yung box and submit na natin. Ilalagay lang natin dito yung screenshot ng ating transaction or yung error na nabasa nga natin kanina. Tatap lang natin yung attachment para makapag-add nga tayo ng screenshot. Tapos dito nga magpo-provide tayo ng additional details. Ilalagay nyo lang dito sa may box. Tapos pwede na natin i-submit. Maghihintay lang tayo ng 24 hours tapos makareceive na tayo ng email regarding sa status ng ating submission ng ticket. Kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section with hashtag GCash. Hanggang dito na muna ang ating video. Thank you for watching and stay blessed.